Ang pagkawala ng gana kumain, medikal na tinatawag na anorexia, ay isang masalimuot na pangyayari na sumasaklaw sa mga pisikal, psikolohikal, at panlipunang dimensyon. Higit pa sa mga pisikal na epekto nito, ang pagkawala ng gana kumain ay may kinalaman sa mga kadahilanang tulad ng mga medikal na kondisyon, hormonal imbalances, at epekto ng gamot. Sa pagsusuri ng psikolohikal na bahagi, ang stress, anxiety, depression at mga pressure ng lipunan ay nakikilahok sa ganitong karanasan. Ang mga ekspektasyon ng kultura ay nagbibigay dagdag na komplikasyon sa kwento. Sa pag-alam sa iba't ibang bahagi ng pagkawala ng gana kumain, natututunan natin ang masusing relasyon sa pagitan ng isip, katawan at lipunan. Ang journey na ito ay nagaanyaya ng pag-unawa, nagtataglay ng mas malalim na pang-unawa sa komplikadong balanse sa pagitan ng nutrisyon at karanasan ng tao. Mga posibleng sanhi. Viral o bacterial na impeksyon. Ang viral at bacterial na mga impeksyon, kabilang ang flu, impeksyon sa tiyan, at impeksyon sa ihi, ay karaniwang dahilan ng pagkawala ng gana kumain. Kapag ikaw ay may sakit, naglalabas sa katawan ng kemikal na tinatawag na cytokines, na nagregula ng gana bilang bahagi ng inflammatory at immune response na kumikilos sa mga neurons sa utak. Ito ay nagpapahina sa ating gana na kumain. Long-term medical condition. Ang ilang pangmatagalang kondisyon sa kalusugan ay maaaring makaapekto sa ating gana kumain. Ilan sa mga kondisyon na maaaring magdulot ng pagkawala ng gana ay chronic pain, diabetes, at mga kondisyon sa digestive tract tulad ng inflammatory bowel disease or IBD o irritable bowel syndrome or IBS. Edad. Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang ating gana sa pagkain. Tinatayang hanggang sa 30% ng mga matatanda ang nakakaranas ng pagbaba ng gana kumain, nagaresulta sa pagbawas ng timbang at kakulangan sa sustansya. Maaari rin itong magdulot ng iba't ibang kondisyon tulad ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Pati na rin ang mga problemang pangdental at problema sa paglunok. Ang kakulangan sa ehersisyo, pag-iisa, o hindi pagkakaroon ng kakayahang magluto ay maaaring magdulot din ng pagbawas ng gana. Psychological factors. Ang mga kondisyon sa kalusugan ng isip ay maaaring malaki ang epekto sa iyong gana. Ang depresyon at pagkakaroon ng stress ay maaaring magresulta sa pagkawala ng interes sa pagkain. Gamot. May ilang gamot na maaaring magdulot ng pagkabawas ng gana bilang side effect, kabilang ang mga opioid painkillers, antidepressants, antibiotics, at medikasyon para sa type 2 diabetes. Hypoactive thyroid. Kung mayroon kang hypoaktibong thyroid o hypothyroidism, maaaring mabagal ang paggawa ng iyong thyroid gland ng mga hormones na maaaring magresulta sa pagkawala ng gana. Anorexia nervosa. Ang anorexia nervosa ay isang eating disorder at seryosong kondisyon sa kalusugan ng isip na nakakarakterize ng pagnanais na panatilihing mababa ang timbang sa pamamagitan ng pagsakripisyo sa pagkain o sobrang ehersisyo. Alcohol dependence. Ang sobrang pag-inom ng alak
ay maaaring magdulot ng pagkawala ng gana at iba pang mga epekto sa katawan, at maaaring mawala ang interes sa pagkain. Kung nahihirapan ka sa pagkontrol ng pag-inom ng alak o mayroon kang iba pang mga alalahanin sa iyong kalusugan, makipag-usap sa isang doktor para sa karagdagang suporta. Mga direktang sanhi. Ang pagkawala ng panlasa. Ang sanhi na kumakalat sa kasalukuyang pandemya ay nakakaapekto sa ating gana kumain sa parehong paraan ng iba pang mga virus. Ngunit isa sa pangunahing sintomas nito, ang pagkawala ng pang-amoy o panlasa ay maaaring makaapekto rin sa ating gana. Natuklasan sa isang pag-aaral na 87% ng mga sumagot na nakaranas ng pagkawala ng pang-amoy o panlasa mula sa sakit ay nakaranas ng pagbawas sa kasiyahan sa pagkain. Ang pagbubuntis sa isang pangkaraniwang sanhi ng pagkawala ng gana, pangunahin dahil sa pagduduwal. Ang term na morning sickness ay maaaring mangyari sa anumang oras ng araw at karaniwang nangyayari sa unang trimester. Ang hyperemesis gravidarum ay isang ekstremong anyo ng pagduduwal at pagduduwal sa panahon ng pagbubuntis, na maaaring magdulot ng dehydration at pagbaba ng timbang. Kung ito ay nakaka-apekto sa iyo, mahalaga na talakayin ito sa iyong doktor o midwife dahil kadalasang nangangailangan ito ng paggamot gamit ng mga gamot na pangontra sa pagduduwal at maaaring mangailangan ng hospital admission para sa rehydration ng liquids. Pagod. Kung ikaw ay nagdaranas ng pagod bilang resulta ng ibang kondisyon, maaaring ito ay magpababa sa iyong kagustuhan na magluto o kumain. Ang pagkawala ng gana at pagod ay mga sintomas ng iba pang mga kondisyon. Padalas, ang pagkawala ng gana ay natural na nagpapababa sa iyong energy reserves na nagresulta sa pagod. Mga lunas. Pumili ng pagkain na mataas sa nutrients. Pumili ng pagkain na mayaman sa mga sustansyang kailangan ng katawan, kahit ng iyong gana ay mababa. Maliliit at madalas na pagkain. Sa halip na malaking pagkain, subukan ng mas maliliit at mas madalas na pagkain sa buong araw. Ito ay mas magaan at mas madaling pamahalaan. Manatiling hydrated. Uminom ng maraming liquid, kabilang ang tubig, upang manatili sa tamang hydration. Minsan, ang dehydration ay maaaring magdulot ng pagbaba ng gana. Isama ang paboritong pagkain. Subukang isama ang iyong paboritong pagkain sa iyong mga kainan. Ang pagkain ng isang bagay na gusto mo ay maaaring makatulong na buhayin ng iyong gana. Physical activity. Makilahok sa magaan na physical na aktibidad tulad ng paglalakad, dahil ito ay maaaring magtaguyod ng malusog na gana. Gayunpaman, mahalaga na pumili ng mga aktibidad na tugma sa iyong antas ng enerhiya. Suporta ng kaibigan. Kumain kasama ang mga kaibigan o pamilya. Ang pakikipag-usap habang kumakain ay maaaring lumikha ng positibong paligid at magudyok sa pagkain. Profesional na gabay. Konsultahin ang isang healthcare professional upang matukoy at alisin ang anumang pangunahing medikal na kondisyon na nagdudulot ng pagkawala ng gana. Maaari silang magbigay ng payo at kung kinakailangan, magrekomenda ng gamot o iba pang panggamot.
food supplements. Sa ilalim ng ilang kaso, maaaring irekomenda ng mga profesional sa pangangalagang pangulusugan ang mga food supplements o mga pampalakas ng gana upang matiyak ang sapat na pagtanggap ng sustansya. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay niyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood! Bye!